Bakbakan na. Para sa pagsisimula ng ating drafting phase para sa game number 1, unang serye ng day number 2. Nasimula na kagad sa pag-alis ng isang Angela and Teresla. Habang sa kabilang upo na naman sa Imperyo, inalis itong Arlott and Guinevere. Pag-usapan natin itong Arlott kasi ako nag-check ako ng statistics eh. Alam mo naman, di ba, may mga stats na kayo dyan eh. 90% ang pick and ban rate nitong Arlott na to. So, gaano ba ka-impactful itong Arlott? Gaya nga ng nasabi at na-mention mo, nakasanayan natin dito sa Pilipinas, medyo taimtim ang mga laruan sa early game. Yeah. Pero pagdating mo ng mid to late, aasahan mo na yung mga kaguluhan at yung mga teamfight-centric lineups is talagang doon na umaangat. Kaso ang Arlott ang pinaka nakakapagpawalang bisa doon sa kagustuhan nyo na makapag-teamfight at makapwesto ng maigi sa kanika nilang mga heroes. And ngayon, mukhang hindi na talaga na ipapahawak yung Arlott na yan. Ayaw. Kailangan daw bumaba yung statistics niya sa ating mga stats. Oo, mahirap. Tsaka, gets ko yung sinasabi mo, Brig, eh. Kasi ang lakas ng outplay potential ng isang Arlott, yung Flicker Final Slash, kahit bumagal yung animation nun, malawak pa rin yung nahuhuli, no? And dun masusubukan yung lawak ng hero pool ng kupunan dito ng Imperyo. Pero ang Lil Gun, ready na sila para sa unang pick ng kanilang kupunan. Yes, Matilda. We always on the way. Ay, na-open yung Matilda! Mukhang nabigyan ng pagkakataon ngayon ang team Lil Gun sa pamagitan ni Ethan na humawak ng Matilda. Pero yep. Just the same ang Imperyo, tinitingnan ko ngayon, hinayaan at hindi nakaban so far yung mga kilalang picks ni Aurora. Pero syempre, sa ngayon, siguro iisipin natin maaga-aga pa kuhain. Especially yung Heesun Shin. YSS, ganun, no? Diba? So, Bruno pa rin ang magiging option. Faramis kaya ang kuhain dito or even yung... Ay, wala medyo na. Medyo sugal kasi pag Faramis ka agad eh. Ayun, no? Edit. So, mas safe na route ang pinuntahan dito ng Imperyo. Habang, okay, panggulat ka agad. Unahin na kagad natin yung Joy kasi isa ang Joy sa mga hero talaga na sobrang hirap kalaban. Mm-hmm. Remember, hindi pa natin sure kung XP lane ba yan o yes. Jungle. Sa lawak ng hero pool ni Sexaura, mapapaisip pa rin tayo. Pero sa Imperyo naman kasi, ang isa pa lang ang sure natin eh. Itong Bruno ay nasa gold kasi flex pa rin naman ang edit. Pwede mong ilagay sa XP, even the roaming position. Kasi itong si Steph, malawak din ang hero pool nito. No? Pinakita nga niya kahapon kung gaano kagaling sa mga setup heroes. No? Yung Cho, yes, yung Kufra. So, pwede pa nilang ilikuliko ito. Oh, lalo pa Joy ang mga katapat nila. No? So, medyo kinakailangan nyo yata na mapigilan hanggang sa kaya nyo yung potential niya na makuha yung optimum damage output kapag yep. Kasinayawan niya na talaga kayo. Kasi ang... Sa ngayon, ang pinakahahanapin niya talaga for sure ay si Jur. Siya yung, at siya yung i-burst down neto at aabutin sa likod. So, might as well decide kung saan nyo nga ba gustong i-allot etong si Edith kasi pwede siyang mag-protect din, yep. Pwede siyang mag-engage. Pero more often than not, panigurado magiging agresibo kasi ang lineup ng Lil Gun so far gamit yung Matilda. Ayan na, boss. Ayan na. Pero, ito na yung pinag-uusapan natin offline eh. Kaya binaban yung Yishun Shin. Kasi siya na lang ang natitirang player sa MLB pinagumagamit ng Yishun Shin. Matagal-tagal ko lang hindi nakita itong Yishun Shin actually. Siguro sa mga live ni Moba Zane. Pero ito kasi, bago to eh. Bagong luma na lumabas. Isa na namang pandagdag para sa mga unique heroes na lalabas dito sa day number 2. Yishun is out para sa Imperyo. Pero ano ang mga next na bans? Wala pa ring mid lane. Ang Team Imperyo, pwede bang ito ang targetin? Mambalitin na rin, open pa, even the Novaria. Pero mukhang ang gusto nila ay ang posibleng mga heroes na makapagpigil doon sa early game aggression na gustong gawin ng Team Lil Gun. Kasi, again, pinag-usapan natin dito ay isang Heesun Shin. At ang power spike niya ay hindi naman darating agad-agad sa early game. So, yung kailangan mong pigilan ay yung talagang daanan niya patungo doon sa power spike na yon. Na so far naman maganda-ganda ang kanilang sagot dahil may Matilda Joy sila. Pero
kung matatagdagan pa ito ng early game mage, eh doon talaga siguro magkakaproblema ang Imperio dito. Mm. Or actually, kapag ka nakakuha ang Imperio rather ng isang mage na makakapigil doon sa early game aggression. Ay, oo, tama ka nga doon. Kasi given eh, kapag meron ka matida, alam mo na dadalaw at dadalaw yan doon sa mga pupuntahan ng jungler mo eh. No? So Kufra ay kanilang aalisin kasabay ng Kalita. Directly inaatake dito yung hero pool na meron itong si Feshin. Pero ayan na boss, ayan na. Lumabas. Okay. Ang isang hero which is the Faramis. So ako nakikita ako dito may extended team fight na kakayahan ng Imperio plus yung Vision na nanggagaling sa Mountain Shocker. So safe ang early game para sa koponan ng Imperio. So may option din ang Lilgan na nakawin yung Netherrealm kung gugustuhin nila. Valentina, open no? Open pa ang Valentina. Pero kung gusto rin makasabay sa Vision, yung Novaria nga, pwede rin nilang kuhain para hindi lang Mountain Shocker ang makakapagbigay ng impormasyon. Uy. Kung nasan nga ba sila. Sila rin makakakuha. Pero Masha, ang interesting na pick dito ha. Matagal-tagal na ako, di nakita lang Masha. Mga Renzo! Di ba dati si Renzo nagmamasha? Alam ko nakasavage pa nga si Renzo, di ba? At final pick! Teka. Is the Hilda. So, hindi mage ang kukuhain pala ng Lilgan. Wow, wait. Jungle ba to? Oh my gosh. Okay, mapapaisip tayo ngayon kung mid-joy ba to o jungle. Kasi... ang hirap nito, boss. Or hindi mo XP Hilda tapos mid... Kasi parang hindi natin madalas nakikita ang Matilda na mini-mid na ngayon. So, although... Although sila Ethan kasi ito eh. Faramis nga ni Rome nila eh. Boss, oo, sila Ethan to. Tandaan mo, Team Lil ganyan, boss. Kung sa Mongolia gumagana yan, dadali nila dito. So ngayon, final pick para sa upunan ng Imperio. Okay, medyo makunat. Kuha tayo ng physical penetration. Isang D-Rot ang kanilang isasagot. Okay, midling nga yung Matilda. XP lane. Wait lang, hindi pa natin sure dito ha, pero syempre watch out for the smart power prediction with the hashtag smart power power SM5. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Gamitin nyo yung hashtag smart powers M5 sa inyong mga post. Ito na ang lineup. Okay. Wow, jungle. Ano ang jungle nila? Jungle Joy pa rin. JJ! Ang magiging problema dito ay ang panggugulo talaga na kagawin nila Ethan using the Hilda, using the Matilda. May kita at malalaman natin kung paano nga ba ito sasagutin, kung magagawa ba nilang matagumpay na gamitin yung comfort pick ni Aurora sa ganitong klaseng lineup ng Team Lilgan. Grabe, excited ako. Excited ako makita kung ano ba ang kinakatakutang Yi Shenshen ni Aurora. Pero expected na yun eh. May manggugulo doon sa farms ng isang Aurora kasi may Hilda eh. Ayan, oh, sumisilip-silip na kagad si Ethan. And again, this is a Joy na, okay, naka-quantum charge. Bakit naka-quantum charge kaya ito? Pampabilis? Kaso, kahit kasi gaano kakabilis sa lineup ngayon ng Team Lilgan. Ay, hindi. Okay. Iba na pala. So, ngayon, naka-pamburst siya. Naka-lethal ignition pala. Okay, so, namaligmata lang pala ako. Si Forbid pala, si Forbid. Okay. Si ang kanina nating nakita na may nag-abang-abang si Marquino, parang tinry niya na antabayanan at ngayon parang nagiging successful na si Tiff din ang nag-antabay kay Aurora. So far hindi pa nila completely nagugulo kahit na nakuha na rin nila yung information na nakapag-ready sa first buff pa lang dito si Aurora. So hindi pa naman natin nakikita na sobrang nagiging behind o naa-applyan ng pressure ng Team Lilgan. Mas nakikita yata natin na ang alanganin ngayon ay si Jur. Ayun, oh. Kasi andyan na rin si Xaura. Oray ko po. At hindi na nila hahayaan na yung oportunidad na yun ay mapakawalan pa. Yeah, and nakakatakot doon. Jungle kagad doon nakakuha. And ayaw mo kung ikaw ay jungler, ayaw mo na, gusto mo na nakakakuha ka ng mga early kills, lalo na sa isang Joy. Alam natin na sobrang sakit niyan. Doon na nerf dahil nga nawala yung CC.
kailangan makahits muna siya ng tatlo. Okay pa rin naman eh, no? Kapag nakuha niya yung mga, kapag nakapag-electrifying beats, at alam natin kung sino nagiging target talaga dyan eh. Especially si Yur. Pero ngayon may teamfight ata na magaganap ha. Medyo wala nga ninyata rito si Aurora. Siya ang nakasalo nung damage nagmula sa mid tsaka roamer ng Team Lilgan dito. Flicker nagamit na rin ni Marquino. Merong onward to on. Nahatak pa. Pero may guiding wind lang naman para makatakas si Ethan at maligtas. Oh, habang nangyayari yun, tinan mo, solo lang. Tahimik na tumatrabaho si Zixaura. And unang pagong ng ating game ay kanilang makuha si Peshin. Hinahabol. Andun yung mga pag-beat sa Flicker. And second kill para sa kanilang jungler. 3-0 na ang kills na nakikita natin in favor of Team Lilgan. Merong naging bawi dito kontra sa roamer. Kaso ang mga nabibigyan so far sa Imperyo ay medyo mga crucial na heroes lang naman. Si Jur, si Aurora, si Feshin, sila yung tatlo nang nakuhaan dito ng death ng Team Lilgan. Pero sunod-sunod na bawi ah! Grabe! Isang malupit na ulti lang. Kalahati pa yung buhay doon ni Aizen, natunaw ng bigla. Pero ngayon, pagpasok na nga ang Team Lilgan, Circling Eagle gagamitin sa sama si Ethan. Napakasakit ng damage pala ng isang mid lane Matilda. Pero maging siya naman ay makukuhaan ng bawi. Forbid is down as well on that 2-1-1 KDA. So, siguro parang kinakailangan din talagang magdoble ingat na ngayon ng Imperyo kasi parang maya't maya kung saan mag-rotate. Etong sila Forbid. Hindi sila nagtitipid ng skills at all at pininate sure nila na tutumba kung sino man yung iikutan. Alam mo, maiinit ang ulo na itong dalawang team na to eh. Kasi kakasimula pa lang ng laban, suntukan kagad eh. And ito yung napansin nga natin at pinag-uusapan natin bago magsimula itong draft at bago magsimula itong laban na ito. Yung pagbabago ng playstyle dito sa wildcard eh. More on team fights talaga. No, walang ano, walang antayan, walang mid late game power spike, early kagad suntukan, tingnan mo, ayan, suntukan ulit. Wala namang nagpapahinga, pero medyo masakit na yung damage dito, especially coming in from Zixaura. Kaso nga lang makakatakas pa nga ba siya dahil mukhang medyo marami-rami ang nagkakitaan dito sa gitna. At yung mga nangyari na nga ay isang kill na napasakamay ng Team Lilgan, pero may bawi ang Imperio Esports killing spree na ngayon. Etong si Marquino, ginawa pa nga niya double kill. Apat na ang kills na nasa kamay niya. Tatatluhin pa nga ba yung dito sa gitna dahil makaka-triple kill siya. Early game, parang hindi naman tayo nakakita na sobrang one-sided lang siya. Wala, walang one-sided dito. 5 out of 6 kills ay mapupunta kay Marquino. Masasabi natin na isa sa mga child wonder ng Imperio Esports. At ang pangalawang pagong ay makukuha dito ng Imperio. Ito na yung pinapamalas ng ating team from Latin America. Nagulat ang Lilgan doon, hindi nila na-expect yun. Kung inaakala mo ay na-shutdown mo na yung pagpa-farm ng jungler dito ng Imperio, may iba naman kayong kinakailangang alalahanin ngayon. Kasi si Marquino ay 5-0 at alam naman natin kung ano ang kapasidad ng isang Dairoth na medyo napaganda ang early game. Kasi kung hindi man siya ang magiging pinakapanapos at palaging mambaburst, sapat na yung mga Spectre Step, yung mga mabibigay niya na pambawas o tanggal armor para pag nasundan pa ng mga kasama niya, pwede na tayo makita talaga na, okay, eto, hindi na rin manghihinayang Imperio na mambuhos ng mga skills nila. Uy, speak of pagbuhos, si Ethan, parang maliyatan tao yung binubuhusan nila ng attention eh. Pero ang Team Lilgan, kung papansinin mo, no, parang may kabitinan itong dalawang team na to in terms of the crowd control, the stuns. Kasi sa Imperio, si ano lang eh, si Steph lang eh, pero si Jur ay mamamatay. Bebex dito, isusunod na nga nila. Makakakuha pa nga ba sila ng isa kontra kay Ethan. NetherRealm, may kinasana dito, kaso tingnan mo naman yung balik buhay sa pagpasok lang sa mga brushes. Oo nga eh. Parang hindi man lang nangalahati etong Hilda kanina nung nakita nating nang gugulo at sinasamahan si Forbid na paulit-ulit sinicircling Eagle etong si Yur. At ngayon Aurora, tinatry din namang mampok, pero meron na namang circling Eagle na nakaantabay dito. Hindi lang naman dinretso, pero sapat na yon para pasukin nila sa ilalim ng torre na dyan na si Peshin, pero yung NetherRealm ay wala na. Hindi na rin makokommit yung Earthshatter dahil napatumba na agad-agad doon on the spot etong si Steph. Kaya naman, tamang depensa lang ang kanilang susunod na itatry gawin, pero maging si Zixaura na dito na with the high electrifying beats at mukhang apat na miyembro ang tutumba. Grabe!
Hindi na nila nire-respeto yung Tori dun sa may bandang ibaba. Parang wala eh. Denive nila isang beses, tapos nung may lumabas na dalawa, sige, game uli. Lalaban ba kayo? 3, 2, 1, pasok! Sabay-sabay silang pumasok dun. And Zexaura with 5, 1, and 2 na KDA. Yan, na-shoutout siya kanina. Pero ito yung dalawang magkasunod na kill na makukuha nila ngayon. Plus yung turtle ay available na rin. So pwedeng simulan at pwedeng hatakin ito ng Team Lilgan habang ang Imperyo nakakuha sila ng magandang momentum, may pagpasok doon or sa pagsisimula ng mid-early game pala. Mm-hmm. Pero nabawi kaagad yun ng Team Lilgan. Let's check the items. Grabe. Itong si, ano, ha, si 4bid, naka ano na rin. More on damage pala ang kanyang kukumit dito. Ha. Sobrang nararamdaman natin yan kasi yung mga wisps niya makatalagi. Oo. Naka, ano pa, dumiretso na nga sa Holy Crystal din si Zexaura. So, i-imagine na lang natin kung gaano katapang ito na mag-engage at maghanap ng mga squishy members ng Imperyo Esports dahil talagang hindi na sila nang hinayang pa sa itemization considering yung kalamangan na hawak nila. Nakikita naman natin yan sa kung papaanong dalawa na ang tore na napasa kamay nila. Even Imperyo Esports naman, pero sila ang mas nagiging successful so far talaga sa paulit-ulit na pag-invade at pagpaparamdam ng aggression. Pero it seems na Imperyo rin nag-try. Kaso napakiramdaman. Wala, inaramdaman eh. Napakiramdaman ni Ethan. Pero alam niya na may tao doon eh. Bait lang ba to? Pero parang bibigyan na nga siya. Pinuhusan, pero may guiding wind para makatakas. Nandiyan na rin si Zexaura sa likod. Wala na yung Nether Realm para sa gipin ng buhay ng kanyang mga kasama. Oh! At ngayon sina Aurora at Jur na lang ang natitira mag-isa. Pero hindi na rin talaga manginayang. Oh my gosh. Ang Lilgan na pumasok. Ito na naman sila sa parang walang tore. Hindi pinapansin. Uy! Naiwasan! Naiwasan! Grabe yung guiding wind! And three-man initiation para sa kumulan ng Lilgan. Bagsak itong si Marquinho. At ang second turret na ang kanilang pupuntaan. Grabe yung dive dito ng Lilgan, ha? Teka, pinaka nagulat ako dun yung, yung iwas ni Bebex eh. Kasi andun na eh yung abusive strike eh. Hindi tumama, no? Nag-guiding wind eh. Nakapag-flicker din siya doon. Hindi ko na maalala kung ano yung tamang pagkakasunod-sunod nung nagawa niya. Pero nag-second muna si Bebex, tapos tsaka siya nag-flicker, nag-guiding wind. So ngayon, meron na namang Circling Eagle. Aurora, nakikita mo yung damage pa lang nung Circling Eagle sa kanya na ganito nakalaki ang nababawas. Hindi na nila pinapalapit sa purple buff etong si Aurora. The return of YSS, no? Ayun, okay. Ginamit pala ng team hack ng M4. Kasi again, medyo matagal-tagal na talaga na hindi na natin nakita itong Yi Shenshen. Yeah, siguro para kay Aurora, isa to sa mga comfort pick niya. Mm-hmm. No? Pero ang ganda ng naging sagot kasi ng Team Lilgan eh. Okay, sige, pahirapan natin sa farm. Kuha tayo ng mga heroes na manggugulo doon sa farming space niya at i-close yung gap para dito kay Aurora. And Team Lilgan, kontrolado nila ang nagiging sitwasyon. 4bid at ang buong kuponan from Team Lilgan ay nakapwesto na dun sa mga damo na potentialing daanan nila and uncontested Lord para sa kuponan ng Team Lilgan. The return of YSS, pero medyo unfortunate pa ang nakikita nating sitwasyon para sa kanya dahil todo pigil talaga ang Team Lilgan para makita at ma-witness natin kung ano nga ba ang kapasidad nitong Yi Shenshen. Matapos nung kanilang mga sunod-sunod na rotation na ginagawa nung early game at talagang sunod-sunod din naman na pag-convert na hindi siya yung basta naghahanap ng laban. No. Kasi nagagawa talaga nilang i-convert na ngayon. First Lord pa lang naman ito, pero halos isang outer turret na lang ang natitira para sa Imperyo Esports. Naago pa yung orange buff. Ayaw nila paglaruin dito si Aurora. Sabi nila, sige, next game na boss. Game number 2 ka na lang maglaro. Basta dyan ka na lang. Nagamit mo naman yung Yi Shenshen eh, pero andun, yung Electrifying Beats. Hahabol din si 4bid. Wala rin siyang masyadong damage dahil nag-focus din siya dito sa Enchanted Talisman para sa cooldown. Kasi pandigtas din niya yun eh, di ba? Pagka if ever man na maipit si Zexaura or even si Bebex, maihahatid niya sa kaligtasan. Oh, ang hindi pa natin masyado nabibigyang pansin din, kapag may magulong teamfight na nangyayari, etong si Aizen, panigurado, ang hanap lang niya, matanggalan ng basic attack yung isang miyembro ng Imperyo, pero merong naunahang matanggalan. Si 4bid na ang nawala. Netherrealm, nakomit na rin dito. Medyo makatid na pala yung mga bola. Pero maging si Marquino, isa na namang shutdown kill ang ginawa onto Zexaura sa isang iglap. Ganito ang nakikita nating depensa magmula sa Imperyo. Tatlo agad ang bagsak para sa Team Lilgan. Magandang pagdepensa, magandang pagbawi para sa Imperyo. Nagsimula yun eh, nung nahatak
nahatak itong si Forbid. Tapos medyo nagano, medyo nagiba na yung opensa na kanilang pinaplano. And looking dito sa ating mga items, itong si ano no, si Aurora. Ako, naka-war axe na rin pala, tapos enchanted talis, ano 'yun? Endless battle. So more on the physical. Oo. Wala siyang defensive item, kaya pala ganun siya kabilis tunawin. Kasi parang kung iisipin mo, ikaw yung siya, ayaw mo na rin mag-defensive item eh. Sila na bahala dyan eh, di ba? Protektahan nyo na lang ako. Oo, pero parang ang nakita natin doon, maging ang Imperio, ang bilis na rin palang mantunaw ng players ng Team Lilgan. Specifically, nung nauna nila si Forbid. Yep. Nandyan pala yung si Halberd para din dito kay Marquino. So, bukod pa doon sa armor break na nagagawa niya, kapag ka merong napapalapit na player ng Team Lilgan, nandun na rin yung si Halberd. So, lalo pa kay Forbid. Naging sobrang efficient noon para yung damage ng mga bola ni Jur, kahit na nakita natin Haas and Berserkers pa lang yung hawak niya, ano na rin eh, kumikirot na din eh. Oo, bumabakat na talaga. Pero again, ang ganda ng ginagawa kasi ni Aurora dito eh. Kapag napansin niya na okay, walang tao sa mapa, bitawang kagad natin yung ano, yung ultimate, di ba? Bitawang kagad natin yung Mountain Shocker. Yung vision, sobrang laking importansya nito. Dahil nga naman sa ngayon na medyo kalbo na yung kanilang kamapahan dahil mga third inhibitor turrets na lang natitira, mahirap na para sa kanilang dumaan sa kung saan man nila gustong puntahan. Lord ay hahawakan ng Team Lilgan and si Ethan lamang ang kumakapit dito. Grabe kasi yung regeneration, tinan mo. Oh, medyo alanganin din kasi yung waves na nasa Marquino. Side ng Imperio ngayon. Pero Marquino, masusurvive niya ba to? Medyo apat at ang kinakalaban niya. Pero sakit nung abysm strike. Makakadash siya, hahabulin at itatry etong si Zixaura. Pero nandoon kasi yung mga guiding wind. Hindi pa rin niya naabutan. At yun yung pangalawang beses dito sa laban na si Marquino ay napatumba. Grabe yung choice dito ng Team Lilgan, no? Parang... grabe yung decision making. Sinimulan nila yung Lord, binibait lang nila. Parang may pinapakita lang nila na, oh, umiilaw na yung Lord ha. Kahit wala kayong vision, malalaman nyo na naglo-Lord na. And magta-try sanang mag-commit ang Imperio. Pero nung pasugod na yung Team Lilgan, naka-atras naman sila eh. Pero nakakita sila ng isang hero na may naiwan, which yes. Is ito si Marquino. And yun yung naging rason kung bakit nalugi na ang Imperio doon. Ilalaban nila under the turret. Good decision pa naman din para sa kanila. Kasi may kahit papano naman may pang-clear wave sila. Pero magiging mahirap ito. Mahirap talaga. Ang nakikita natin nagiging paghanap sa individual players ng Team Lilgan ngayon yung dapat yatang iwasan ng Imperio, especially for Marquino. Kasi at this point, mas efficient yata siya kapag ka nakakasama niya yung kanyang mga kakampi. Dahil doon din naman natin nakikita na nagbubunga yung mga skills na hawak-hawak niya gamit yung D-Rock na ito. Pero focus lang muna sa pagpapatumba ng Lord ang mga players ng Imperio. Wala namang major spells na nakomit pa so far at nakakapag-focus lang naman sila na maigi sa depensa. Ang lineup nila na ito ay hindi biro nga naman mag-clear ng mga waves kung tutuusin. Lalo pat kapag nasa late game na tayo pero hihintayin pa ba ng Team Lilgan yung oras na yon. Dahil pumasok na si Zixaura, nandiyan na yung Netherrealm na ikasa na. Yung defense ay magiging matagumpay ba? Meron yata unang tutumba si Ethan yon. Yung Primal Rattin, kinakailangan mo yata ang bantayan. At yung mga bola na nag-aapoy, kumakati na talaga. BMX dito, meron pang Wind of Nature na natitira pero masustan ng bahagya at hindi na patatakasin pa. That's a shutdown coming in from Aurora and a double kill. Si Zixaura na lang mag-isa, pero ma-outplay niya ba yata? Uy! Hindi! Winter Truncheon play! Immortality pop! At sisiguraduhin ng Imperio na it's a wipeout for Team Lilgan! Wow! Grabe yung pagbawi dito ng Imperio Esports Team Lilgan! Hindi nila in-expect. Baits lang pala yon para sa kanila. And tumaas. Masasabi natin na mataas ang win percentage ng Team Lilgan. Pero with a snap, with a blink of an eye, grabe yung ginawa dito ng Imperio Esports. Saktong-sakto yung kanilang timing. Oh, yung pag-pop ng Netherrealm, nagastos lahat ng seals dito ng Team Lilgan. And even Bebex, tinray niya pa eh. Tinray niya kumuha kahit isa eh. Pero kahit ganun ang nangyari, hindi naman sila nakatulak ng mga tore dahil mababa pa naman yung ano, yung death timer dito. So, ngayon Team Lilgan, nakita na nila yung kakayahan from 8K to 2K na lang ang kanilang goal lead and 20 seconds mabubuhay na yung next na Lord ng laban na to. At kahit sino sa atin naman ngayon, iisipin panigurado na nakakatakot ang double marksman sa late game. So, ngayon, yun ang pwedeng isipin ng Team Lilgan kasi ang Imperio, hinihintay na lang nila yung pagpasok ni Zixaura. Doon yung parang pinaka
go signal nila for either the Nether Realm at para mag-timpi muna, tas tsaka na lang silang mag-all out na go kapag alam nila na wala na yung skill na yun. Kasi yun yung pinaka nagiging problema nila at this point. Kasi yun naman ang pinaka nakakauna sa panlilikod. Pero mukhang mababurst down. Oy, baburst down yata nila ngayon si Aizen. Dalawa na lang ang kanyang HP bar pero hindi naman magiging casualty pa. May conceal play na ginagawa dito. Napakiramdaman nila si Xaura. Ganda nun. Ganda ng zone. Okay. Ganda ng zone dito ng Imperio. Ngayon si Ethan pipiliting. I-cut. Pero si Fishy na makakuha ng Lord ngayon. Bakbaka na! Meron tayong makikitang labanan dito na si Xaura ang unang tutumba. Aizen naman doon. Hinahanap yung mga nasa likuran. Meron nakaka-free hit lang din naman kasi sila. Merong mga flickers na inocommit. At napakasakit ng damage ni Aurora. It's a double kill. At meron pang flicker na iahabol si Marquino na makaka-double kill din. Ito na ba ang magiging unang pagkapanalo ng Imperio kontra sa Lilgan? Oh no! 22 seconds bago mabuhay si Zixaura. May kasama silang mga minions. At ito na ang pagtatapos. Sisiguraduhin nila na wala nang makaka-resurrect pa. Kukuhain ng Imperio yung bigla ang comeback. Wow! What a game number one para sa day two. Grabe! Grabe itong wild card! Sobrang wild nang naging turnaround. One at a time. Sabi ni Coach, okay, nanalo tayo ngayon pero hindi pa tapos ang laban na to. Crowd's favorite, tournament's favorite, itong Team Lilgan. Pero ito na naman, Team Lilgan. Nagulat sila eh. Hanggang ngayon, hindi sila makapaniwala. Dalawang crucial clash ang ikinatalo nila. My goodness. Okay. Grabe, grabe itong laban na to. Oh, alam ko, yung mga taga-Latin America at yung mga taga-Mongolia ngayon, eh, hindi na rin mapakali sa kanilang kinauupuan. Maski yung mga Filipino audience natin dyan, alam ko, hindi na kayo mapakali. Hindi na. Grabe itong laban na to. O, kami rin eh. Parang gusto na namin tumayo pa niya. Ibas ko nga, naghiwalay na. Hindi kinaya eh. Oh my gosh, grabe talaga itong laban na to. But, syempre, M5 Battle Night will go live on December 30 and last for 2 days with plenty of battle bonuses waiting for you. Battle Night Skin Chess from December 30 to December 31. Complete battle task in the game to unlock chest levels. It then choose permanent skins from the unlocked levels for free. Mm-hmm. In, awesome battle bonuses, play games, and enjoy Team Star protection for 3 matches. And syempre, pwede nyo rin i-enjoy yung double racing points. Oh. Double protection points, and dyan din yung double XP and double BP for 5 matches. Heroes and skins for free. Free to use from December 30 to December 31. Enjoy limited time free access to all heroes and a variety of epic skins. Mm-hmm. Grabe yung epic na battle na yon. Game number 1 pa lang yan, mga Lodi. Ang daming ano ngayon. May kinakailangan nyo i-check. Masaya mag-RG. Pero syempre, balikan muna natin ang nga naging kaganapan dun sa game number 1 natin. Kaway-kaway mula sa fresh na nanalong team. At yung kumaway lang naman yata yung MVP. Ating tinataguri ang MVP. Ayan na, MVP ng ating game, Marquino. Isa sa mga bata, 16-year-old na prodigy mula sa kupunan ng Imperio with 9-2 and 8 na KDA, GPM of 811, and kill participation of 81%. Eh, din sinasabi mo kanina, Brigida, na pumuo siya ng si Halberg. Yep. Kasi medyo makukuna talaga eh. Actually, hindi medyo eh. Makukuna talaga yung lineup nila. Imagine mo yung mga shields mula dun sa Matilda. Oo. And yung kunat ng isang Hilda. Yep. Itinunaw lang niya, itinutunaw lang niya to. Plus yung on-point flicker and abysm strike niya. Yes. Actually, crucial yun eh. Yung dalawang hero sana from Team Lilgan na makakaligtas, natalunan niya with the flicker eh. Yep, at yung decision niya na buuin pa last minute yung Rose Gold, no? So, kahit nasabihin natin katakot-takot na yung damage talaga rito ni Zixaura, dumating sa punto na kahit siya, nagagawa niya ng isustain kahit papano na nagre-resulta sa mga bigla ang outplay pa nga na nakikita natin in the latter portions of the game. At napakalaking bagay nung armor break talaga. Kasi bagaman at hindi maaga ang pagkakabuo ng mga core items dito, especially nila Jur at maging ni Aurora. Napakalaki ng implication nun sa kung paano natin nararamdaman yung damage nila despite na behind nga sila. Ayun, so, no?
Ito yung punto na talagang ang ano eh, Team Lilgan naman ang nakakakuha ng sunod-sunod na pagkakapanalo sa Clash, conversion into turrets. Pero ang Imperial lang talaga, naghintay lang talaga. Oo, hinantay lang nila yung tamang pagkakataon. And gusto ko yung sinabi mo, no, itong early game kasi masasabi natin na talagang papabor para sa kupunan ng Team Lilgan with the composition na kagaya nito. Imagine mo, meron kang Matilda na pwede naman magsalba sa'yo, pwede magbigay ng shield with the Guiding Wind. Pero nakikita nila eh, unti-unti nilang nakikita na okay, high ground tayo, dito tayo sa ibabaw. Dumipensa lang tayo and ito yung pagkakataon, ito yung unang wipeout ng kupunan ng Imperyo. Sinubukan talaga nila eh. And, grabe, napakagandang execution at napakaganda rin utilization ng Netherrealm para sa upunan ng Imperyo. Ito yung last na moment eh, no? Oo, oh, ano na to eh. Ito na yung point na alam na talaga ng Imperyo na wala, lamang na sila. Kasi unlike nga na itong Team Lilgan, hindi naman sila yung naghahanap muna nung target mula sa likod dahil sa pamamagitan ni Zexaura. Ang naging sagot na ng Imperyo nung late na, nung kalaunan, literal na front to back. Kasi kaya na nila eh. Kahit unahin yung mga nasa harap na makukunat. Ganoon nakataas yung damage nila. At pagka naabot na nila yung nasa likod, wala. Ang sakit na. Sobra. Wala nang makakatagal sa damage na meron dito. Especially with the Bruno, Yisun Shin, the double marksman setup nga na hawak ng Imperyo. So, dumating sa punto na natapos yung laro, bumaliktad lahat ng statistics na initially in favor ng Team Lilgan. Actually, hindi nga double marksman to eh. Triple marksman yung kanilang naging setup eh. Kasi di ba yung edit, kapag nagpa-primal rat, nagiging marksman siya. And iba rin yung damage nun, di ba? Kasi may kidlat-kidlat yun eh. Kumbaga may AOE damage din siya na kumakalat dun sa kanyang mga kasama. And wow, grabe itong laban na to. No? Kung babalikan natin, all throughout eh. Parang umabot pa nga sa 8 point something K yung gold lead ng Team Lilgan. Pero na-cut kagad yon ng 80% ng Team Imperyo dahil doon sa wipeout na kanilang nakuha. At ibang klase yung pinamalas din naman ng Team Lilgan. Nakita natin yung early game na damage na ni Zexaura. Ang ganda ng zoning na binibigay ni Ital and same with Forbid. Ang naging problema lang talaga dito yung pang-finish, yung pang-closeout. Yeah. And doon naging malakas ang Team Imperyo dahil binibait lang nila, may pang-reset sila eh. Kapag medyo naipit tayo, Netherrealm tayo, yun yung reset natin. Yeah, on paper talaga, yung early, nasabi na natin, malinaw na malinaw, in favor yan of Team Lilgan. At hindi mo aasahan na makukuha ng Imperyo anytime soon yung gusto nila na power spike kasi sobrang napigilan yung pag-farm at yung gold lane din ay sobrang nadalawan. Mm-hmm. Kaso talaga, eventually dumating sa punto na meron ng mga halos hindi pansinin dito na ultimo players or skills yung Imperyo kasi hindi naman sila kinakapos ng alalay sa isa't isa yung Netherrealm nandyan at yung mga crowd control din na binabato ni Steph. So maski ang Masha ay hindi na yata naka-crowd control kapag isang HP bar na lang, ang bilis na lang na naman din niya matunaw pagka nandun na siya sa point na yon. So eto, makikita naman natin kung gaano kakunat din ang sinalo talaga ni Ethan. Grabe si Ethan, 168,000 yung damage taken at siya talaga yung naging literal na sandbag. Siya yung naging sponge sa laban na ito. Inabsorb niya lahat ng damage. But then again, yung damage kasi, speaking of damage, may physical damage penetration kasi na innate eh, itong si Marquinho eh. Kung titingnan natin, even the participation sa team fight eh, given na to eh, si Aurora, total hindi natin napag-uusapan si Aurora, isa sa mga comfort hero niya na naibigay ng kupunan ng Team Lilgan na nagbigay talaga ng malaking impact kasi nakakaiwas sila sa mga ganks eh. Imagine mo pag nagamit yung ultimate ng isang Yishun Shin, makakaalis ka agad sila or even sila yung makapag-initiate, no? Yun yung ginawa nila nung last na team fight eh. Mm-hmm. Diba? After conceal, walang nakuha, nag-attempt sila kay Aizen, tapos diretso sila sa Lord. Na-utilize ng sobra yung information na nakukuha nila. Walang parang nagiging mountain shocker na hindi nila nasusulit. Kumbaga, lagi at laging meron silang nagiging susunod na game plan sa pamamagitan ng bawat bato noon na unlike, of course, Team Lilgan, oo nga naman, hindi naman sila ganoon kataas in terms of yung agad-agad na paghanap ng info bukod kay Ethan na pagkadating nung mid to late, ay pag nakita naman ng Imperyo si Ethan, may one time nga doon sa mid bush na even si Aizen,
parang okay na sa kanila i-go. Mm-hmm. Kasi kaya na nga nila. So hindi na nila masyadong nagiging or hindi na nila masyadong nagagamit talaga or nakakapitalize yung posibleng presence talaga ng panggulo or